Play TV. Papuri kay Aura Breguela na palitan ng batikos dahil sa CCTV footage. Napalitan ng mga batikos ang paghanga ng ilang netizens kay Aura Breguela matapos mapanood ang CCTV footage na kuha sa loob ng bar sa May Makati City. Nabigyan ng bagong anggulo ang kinasasangkutang gulo ni Aura Breguela sa paglabas ng CCTV footage na kuha sa loob ng Bothol Bar sa Poblacion, Makati City, noong Huwebes ng madaling araw, June 29, 2023. Mapapanood sa video ang mga kaganapan sa pagitan ni Aura at ng kanyang mga kaibigan at ang grupo ng lalaking naghain ng reklamo laban sa kanya. Mark Christian Ravana ang pangalan ng lalaking pinipilit umano ni Aura na maghubad ng damit nang makasalamuhan nila ang isa't isa sa bar. Humantong sa kaguluhan at pisikal na pananakit ang insidente kaya dinakip at pinusesa ng mga tauhan ng Makati City Police si Aura, na nagpumiglas habang inaaresto. Pinuri si Aura at hinirang na bayani ng netizens dahil sa kwento ng mga kaibigan na ipinagtanggol lamang daw nito ang kaibigan niyang babae na hinipuan at binastos umano ng grupo ni Ravana. Sa post ng kaibigan ni Aura na si Zayla Nakajima, inilahad nito ang naranasang harassment mula sa di niya pinangalanang lalaki, kinumpranta raw ni Aura ang lalaki upang ipagtanggol siya, at dito na raw nagsimula ang gulo. Justice for Aura, at I Stand With Aura, ang panawagan at paninindigan ng netizens at ilang celebrities matapos mabasa ang social media post ni Zayla at mapanood ang video ng pag-aresto kay Aura. Ngunit matapos mapanood ang CCTV footage, marami sa netizens na naghayag ng suporta noong una kay Aura ang nagdalawang isip at may iba pang binawi ang kanilang suporta sa kanya. Sa CCTV footage ay mapapanood habang pinipilit ni Aura na maghubad ng kasuotan si Ravana at ang paulit-ulit na pag-iwas nito sa pananakit sa kanya ni Aura na hinihinalang nakainom. Lalong nadiin si Aura nang mapanood ng netizens ang leaked video habang sinasagot-sagot niya ng pabalang ang mga pulis habang nasa loob sila ng Makati City Police Headquarters para sa isinasagawang imbestigasyon. Matapos mapanood ang kabuuan ng CCTV footage, binawi ng ilang netizens ang suporta kay Aura ng kanilang mapagtanto na may pananagutan ito sa kaguluhang nangyari. Napalitan ng mga batikos ang paghanga kay Aura, na nananatili pa rin sa kustodiya ng Makati City Police, samantalang nadagdagan ang nakikisimpatya kay Ravana, na unang naging biktima ng mga personal na panglalait at panghuhusga. Nadamay sa mga batikos ng netizens ang mga social media influencer at kapwa-artista ni Aura na ipinagtanggol agad siya kahit hindi pa nila nalalaman ang tunay na kwento ng pag-aresto sa aktor. Isa si Senator Risa Hontiveros sa nakatanggap ng mga pagpuna dahil sa kanyang tweet na humihingi ng katarungan para kay Aura. Pinayuhan ito ng ilang netizens ang senadora na panuurin ang mga CCTV footage dahil hindi raw nito alam ang kabuuan ng pangyayari. Ilan sa mga komento ng netizens, why are you just for one side? Have you heard both side? Have you reviewed all CCTV? Senadora, I know you mean well pero late na po kayo sa balita kaya importante rin maging ma-retest minsan. So yung lalaki madam okay lang sayo na pahubarin ni Aura? Senator Risa, nakakita na po ba kayo ng walwalan ng mga kabataan sa mga inuman? Palagay ko po dapat turuan sila how to behave when taking alcohol. Huwag ninyo patulan nakakababa ng prestige. Aminado naman si Valentin Rosales na nakisawsaw siya sa isyu ni Aura, na kanyang kinampihan noong una pero binawi niya ang suporta dahil sa mga napanood na CCTV footage. Unang reaksyon niya, Aura Breguela, I'm sorry for my insensitive comment, I deleted it na, I should have not made any comments dahil wala naman akong alam sa nangyari, super sorry talaga. You're really a true friend and I hope everything turns out fine. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin matapos nitong makita ang mga incriminating CCTV footage. Diyos ko, di na ako makikisali pero gusto ko bawiin yung sorry ko. Binabawi ko yung apology video ko pero papanindigan ko yung hindi na uli ako sa sawsaw sa anumang issue, last issue na sa W1 ko nata, binabawi ko na talaga yung sorry ko. Sabi ni Rosales, disobedience to authority ang isa sa mga reklamo laban kay Aura dahil sa inasal nito at naging traitor niya sa mga miyembro ng Makati City Police na umaresto sa kanya.